Beshi, ano ba yung sasabihin mo at pinapunta mo pa ako dito sa bahay mo ng 10 oras ng gabi? Tura ni Scarlett sa kaibigan. Importante to, Beshi. Teka, kumain ka na ba? Mukha kasing kagagaling mo lang sa trabaho eh. Wika ni Thea. Eh, yun na nga. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikapitong kabanata. Napakunot ang noon ni Thea dahil sa sinambit ni Tim sa kanya. Tila biglang napaisip ito kung ano nga ba ang nais ng binatang amo. Ha? Anong favor? At saka ako po, kailangan mo ng tulong? Bakit naman? Kunot noong tanong nito sa kanyang boss at halatang naguguluhan ito sa mga nangyayari. Natahimik naman ang binata, tila ba nag-alinlangan pa si Tim na para bang nahiya siya sa babae. Ngunit dahil nasambit naman na nito ang bagay na yon, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang binata. Ano kasi? Thea, can you pretend as my fiancé? At magpanggap tayo na isang buong pamilya. Lakas na loob na wika ng binata at doon na nga natulala si Thea. Kasi pakiramdam niya, heto na naman siya, umaasa sa wala. Hindi ito kaagad na nakaimik dahil tila ba hindi pa ito naniniwala sa sinambit ni Tim. Natutuwa na tila ba parang naiinis din si Thea kasi iniisip niya na ginagamit lang siya ng kanyang boss para muling makuha ang pansin ng ex nito. Iniisip din ni Thea kung what if alam ng boss niya na crush niya ito kaya nagtitake advantage ito sa kanya. Sobrang daming tanong sa isipan ni Thea, dahilan para hindi siya pumayag sa nais ng kanyang boss. Ngunit ikubliman niya o hindi, alam ni Thea na sa mga oras na yon ay nais niya nang sabihin na totohanin na lang ang lahat at bakit pa kailangang magpanggap. Ngunit pinigil nito ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Dahil doon ay natahimik saglit si Thea at hindi agad ito nakasagot. Kaya mo ba ako nilalapitan at tinutulungan dahil dito? Diretsang tanong ng babae sa kanyang boss. Napailing naman ang binata at doon ay hinawakan ni Tim ang kamay ni Thea at saka nagturan. No, hindi sa ganun, Thea. Look, yung ex ko kasi na yon, hindi pa din siya nakaka-move on sa akin. She's like a psychopath, begging me to come back to her. Pero ayoko ng toxic na relasyon kaya nakikiusap ako sa'yo na tulungan ako. Pero kung ayaw mo naman ay hindi kita pipilitin. It's up to you kung tutulungan mo ako o hindi. Turan at paliwanag ni Tim. Natigilan naman ang babae at tila ba napaisip ito. Hindi alam ni Thea kung tama ba na pumayag siya o wag na lamang. Pag-iisipan ko po, ayokong sumang-ayon na hindi ko naman sigurado na kaya ko. Turan ni Thea at napabuntong hininga na lamang. Dahil nga hindi niya alam ang kanyang desisyon at sasabihin kung kaya't iyon na lamang ang sinagot ng babae. Nag-aalinlangan pa kasi ito at tila ba nagtatalo ang kanyang isipan at puso. Sige, ano man ang desisyon mo ay ayos lang. Don't push yourself. Kung ayaw mo ay hindi naman ito sapilitan. Wika ni Tim at matamis na ngumiti sa babae. Tumango naman si Thea bilang tugon at matapos nga ang seryosong pag-uusap na yon ng dalawa ay inihatid na ng binata ang mag-ina sa tahanan nito. Salamat Sir Tim, ingat ka po. Pag-isipan ko po yung alok mo. Wika ni Thea at ngumiti sa binata. Sige, ikaw din. I mean, kayo din ang baby mo. Mag-iingat dito. Tura naman ni Tim at matamis na ngumiti. Matapos na makapagpaalam sa isa't isa ay umalis na din ang binata. Samantala ang dalaga naman na hindi mapakali kung papayag ba siya o hindi ito makapagdesisyon kung kaya't naisipan na lamang nito na ikwento niya sa kaibigan na si Scarlett ang sinambit ng kanilang boss sa kanya. Beshi, ano ba yung sasabihin? Ba't pinapunta mo pa ako dito sa bahay mo ng 10 oras ng gabi? Tura ni Scarlett sa kaibigan. Importante to, Beshi. Teka, kumain ka na ba? Mukha kasing kakagaling mo lang sa trabaho eh. Wika ni Thea at napunan ito na tila ba hindi pa nakaka-uwi ang dalaga. Iyon na nga, nag-overtime kasi ako sa work. Eh, kailangan ko kasi ng extra money kaya for the sipag ang person, alam mo na. Pero ano ba yung sasabihin mo? Ayusin mo, Beshi, ha? Baka naman mamaya puro lang yan kalokohan. Aba, sasakalin talaga kita. Wika ni Scarlett at napangiti naman si Thea.
pagdating talaga sa chika, ang bilis mo, no? Kumain ka na muna kaya, baka mamaya himatayin ka pa. Wika ng babae at pinaghandaan ang makakain ng kanyang kaibigan. Ay, salamat, beshi ko. Hindi ko yan tatanggihan. Abay, gutom pa naman ako. Nakangiting wika ni Scarlett at kaagad na nilantakan ng bulalo at kanin na hinanda sa kanya ng dalaga. Uy, dahan-dahan lang. Baka mabilaukan ka niyan. Beshi, wala kang kaagaw kaya huwag kang magmadali dyan. Puna nito sa kaibigan. Ikaw ba, kumain ka na? At saka, ano nga palang balita sa inyo ni Sir Tim? Dumadalaw pa din ba siya sayo? Tanong ni Scarlett at natahimik naman ang babae. Ah, basta kumain ka na muna. Bawal magsalita kapag kumakain. Mamaya ko na yan sasagutin. Tila ba patent sa tura ni Thea? Nako ah, naiintriga tuloy ako dyan sa sasabihin mo. Ikaw talaga. Wika ng dalaga at napangiti na lamang ang babae. Matapos na kumain ng dalaga ay nagtungo ang dalawa sa sofa at doon ay nag-umpisa ng magkwento si Thea. Ayun na nga, nakita namin yung ex ni Sir Tim. At alam mo ba kung anong sabi? Panimula ng babae. Naintriga naman ang kaibigan nito dahil tila ba nabitin ito. Weh, nakita nyo? Oh, anong sabi? Binibitan mo naman ako eh. Wika ni Scarlett at ngumiti naman si Thea. Pinagkamalan niya na pamilya kami nila Sir Tim. At ito naman si Boss, abay sinabi ba naman na fiancé niya daw ako at anak daw namin si Baby Marcos. Pagpapatuloy nito. OMG, talaga? Sinabi yun ni Sir? Eh, tinanong mo ba siya kung bakit niya ginawa yun? Baka mamaya kinikilig na ako dito tapos may epic pala na dahilan. Tura ni Scarlett at seryosong nakinig sa sasabihin ng kaibigan. Ayun na nga, syempre. Ayoko naman na mag-assume kaya tinanong ko. Tapos sagot niya, naghahabol daw yun sa kanya. At may sinabi pa to sa akin. Kung pwede ba daw na magpanggap kami na mag-on. In short, magkasintahan. Wika ni Thea at hindi naman makapaniwala ang dalaga. Eh anong sagot mo? Kuno to ang tanong nito. Yun na nga eh, hindi ko naman alam ang isasagot ko. Sinabi ko na lang na pag-iisipan ko. Ano ba sa tingin mo dapat kong gawin? Papayag ba ako o hindi? Problemado ang tanong ni Thea sa kaibigan. Eh bakit hindi mo itry? Pumayag ka. What if maging kayo, di ba? Iyan ang chance mo para mapa-inlove si Sir Tim sa'yo. Di ba crush na crush mo siya? Ayan na yung sagot sa matagal mo nang hinihiling. Nakangiting sagot ni Scarlett. Sa tingin mo, dapat ba na pumayag ako? Paninigurado ng dalaga. Why not? Wala namang mawawala, di ba, kung susubukan mo. Basta tandaan mo lang, huwag agad-agad mai-inlove. Tura ni Scarlett at pinalalahanan ng kaibigan. Sa puntong yon ay naisip ni Thea na what if tama nga ang kaibigan. Matapos na mag-usap ng dalawa ay nagpaalam na din si Scarlett at umalis na. Kinabukasan naman ay kaagad na tinext ni Thea si Tim at minessage nito na papayag na siya. Nang matanggap naman ang binata ang mensahe ng dalaga ay sobrang saya ni Tim. Kaagad itong nagtungo sa bahay ng dalaga at pagbungad pa lamang ay nayakap niya na si Thea. Mabuti naman at pumayag ka. Salamat talaga. Masayang wika ni Tim. Nagulat naman ang dalaga sa naging reaksyon ng binata. Wala yon. Naisip ko po kasi na wala namang mawawala sa akin kaya pumayag na lang ako. Wika ng babae at doon din nagsimula na sila na magpanggap. Palaging magkasama ang dalawa hanggang sa ipakilala ni Tim si Thea sa family niya as his friend. Talaga? Kaibigan mo to? Bakit ngayon mo lang pinakilala sa amin? Tanong ng ina ng binata. Oo nga, insan. At saka, kailan ka pa naging malapit sa babae? Wala ka din nabanggit sa akin. Teka, ikaw ba yung tumawag nung gabi? Right, ikaw nga yun. Kaya pala familiar yung boses mo. Wika ni Allison at napatango naman si Thea. Pasensya na po kung tumawag ako nun pero magkaibigan lang talaga kaming dalawa. Wika na babae at napangiti naman ang mga ito. Baby mo to? Tanong ng ina ni Tim kay Thea. Opo, baby ko po ito. Marcos pong pangalan niya.
Nakangiting wika ng babae. Anak niya po yan, Mom, Dad. She's an independent woman. Siya lang ang nagtatrabaho for their needs. Wika ni Tim na tila ba ipinagmamalaki nito si Thea. Really? Nasa na nga man ang bata? Kunot mo ang tanong ng ama ni Tim. Sasagot na sana si Thea nang bigla nila ang binata nagpaliwanag. Actually, this baby is not hers. Pamangkin niya ito. Ang real parents ni Marcos ay namatay na sa isang aksidente. Kaya siya na ang tumayong magulang ng sanggol. Paliwanag ni Tim. Namanghat na tuwa naman ang mga ito kay Thea dahil isang independent woman na babae, pero yung dad ni Tim ay matapobre. I don't like you, Thea, for my son. You may be a good woman, pero hindi bagay ang katulad mo sa mundo ng anak ko. Biglang singit ng ama ni Tim at natigilan naman si Thea. Para bang kinabahan ito sa sinambit ng ama ng binata. Matapos pa nasabihin ang mga salitang yon, ay umalis na ito. Tila ba kontrabida pa ang dad ni Tim sa love story ng dalawa? Hayaan mo na lang yung asawa ko, ganun talaga yon. Alam mo na, nag-iisang anak lang kasi namin itong si Tim, kaya ganun siya kahigpit. Pero mabait yon. Ngayon ka lang kasi niya nakilala, kaya siguro ganun siya. Wika ng ina ng binata. Ngumiti naman si Thea kahit na tila ba kinabahan siya sa mga salitang sinambit ng ama ng kanyang boss. Ayos lang po, medyo natakot lang ako pero huwag po kayo mag-alala, wala naman po akong masamang intention sa anak ninyo. Wika ng babae at nanginginig na ang mga kamay nito sa ilalim ng mesa. Napansin naman ni Tim ang pagtagaktak ng pawis ni Thea kung kaya't hinawakan nito ang kamay ng babae. It's fine. Bulong nito kay Thea upang kumalma ito. Anyway, may boyfriend ka na ba, Thea? Tanong ni Allison sa babae. Wala po. Wala pang plano. Focus muna ako sa baby ko. Lalo na't mahirap ang buhay ngayon. Kalmadong sagot ni Thea. Ah, ganun ba? Maganda ka naman. Pero may point ka. Mahirap talaga na mag-boyfriend these days. Lalo na't baka magkatagpo ka pa ng lalaking dadagdag pa sa sakit sa ulo mo. Mabuti nga tong anak kong si Tim eh. Natsaga. Tura ng ina ng binata. True. Mapalad niyang mapapangasawa nitong si Insan. Abay bukod sa masipag ay maalaga pa itong si Tim. Dagdag pa ni Allison at numiti. Napangiti naman si Thea dahil lahat ng sinambit ng mga ito ay siyang nasaksihan niya sa binata. Tama naman po kayo. Iyon din ang nakita ko kay Sir Tim. Isa po siyang mabuting tao. Napalaki niyo po siya ng may pusong mapagmahal. Nakangiting wika ni Thea at napatango naman ang mga ito. Nang matapos ang araw na yon ay nagpatuloy ang dalawa sa pagpapanggap at dahil mabilis makakutob ay nalaman yon ang pinsan ni Tim na si Allison. Nang malaman nito ang sekreto ng dalawa ay agad na nag-usap silang magpinsan. Tim, why did you do that? At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang isasagot ni Tim sa katanungan ng kanyang pinsan? Maging pabor kaya sa kanilang tadhana o hindi? Ito na nga bang umpisa ng kalbaryo ng buhay ni Thea o panimula ng bagong magandang kabanata? Tama kaya na sumang-ayon sa pagpapanggap na yon ng dalaga o isang pagkakamali ang kanyang desisyong ginawa? Sabay-sabay nating abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.